Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Happy Friday po sa inyong lahat. Amoy na natin ang weekend. Happy, happy weekend na naman tayo. At pakiusap ko lang din sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Isama nyo na rin i-click yung all para lagi kayong updated every time meron akong mga bagong videos na ina-upload dito sa channel ko. Kailan lang ay inilabas ng RFD channel yung video na kung saan ay nakausap nga si Migs Molino bago mag-umpisa yung taping niya sa The Bubay and Tekla Show. Nagulat ang karamihan dahil medyo nagbago talaga yung itsura ni Migs Molino dun sa interview na ito. Halatang nangayayat siya at stress na stress yung mukha. Kumbaga haggard ang itsura niya. Matinding hirap ang pinagdaraanan niya na makikita talaga natin sa physical na anyo niya, especially sa mukha niya. Dahil sa biglang pagpanaw ng kanyang matalik na katandem na si Mahal. Ganun pa man, sa tingin ko, pinilit pa rin niya yung sarili niya na pagbigyan ang isa sa mga matalik na kaibigan nila ni Mahal na si Super Tekla. Isang paraan din siguro ito ni Migs para ayusin niya ang sarili niya. Dahil tuloy ang buhay kahit wala na yung kanyang katandem na si Mahal. At nai-imagine ko rin yung sakit na pinagdaraanan niya. Dahil alam natin na sanay si Migs Molino na sa tuwing labas niya at mga interviews niya ay kasama niya si Mahal. Pero kailangan niyang tanggapin na ngayon ang katotohanan na wala na si Mahal. So sa pagpapatuloy ng RFD channel, naglabas ulit siya ng video ngayong araw kung saan ay ikinuwento niya yung iba pang mga napag-usapan nila ni Migs Molino. Naalala ko ng mga oras na nag-uusap kami ni Migs Molino noong nasa dressing room na sobrang nabigla din daw siya sa pagkawala ni Mahal at di niya alam ang gagawin niya. Sa both side ng pamilya ni Mahal at pamilya niya wala naman daw problema, lalo na sa pamilya ni Mahal wala naman silang sinisisi. Habang nag-uusap kami, makikita mo talaga sa kanyang mga mata at boses niya na talaga sobrang lungkot pa niya. Naalala ko na ang sabi ni Migs na nahihirapan pa siyang mag-adjust dahil sa lahat daw ng sulok ng bahay nila ay parang nakikita niya si Mahal, lalo na pag matutulog daw siya ay nakikita niya si Mahal. Sobrang na-stress daw umano si Mahal noon pumanaw ang tatay niya. Hindi daw nagsasabi si Mahal kung may nararamdaman daw siya. Marami daw silang plano ni Mahal sa pagbablog dahil balak daw ni Mahal na makatulong sa mga kapuspalad. Di daw siya agad-agad nakapag-move on dahil sa mga alaala na iniwan ni Mahal sa kanilang bahay. Niyaya ko si Migs na manood muna sa taping para malibang siya at kahit papano nakikita ko na nalilibang siya dahil magkatabi lang kami ng mga oras na yon hanggang sa isala na siya sa interview sa The Bubay and Tekla Show. Isang tanong pa lang ay umiyak na si Migs hanggang diretso na ang iyak niya. Nang matapos ang interview sa kanya ay sinamahan ko pa siya hanggang sa pag-uwi niya at ang last na sabi niya sa akin ay may pupuntahan pa siya sa Marikina. Kaya si Bebeyan niyo ang full interview niya sa The Bubay and Tekla Show at talaga maiyak kayo. Tama nga yung sinabi ko sa dating video ko dito na kung saan sinabi ko na ang isa sa nagpapahirap kay Migs sa loob ng bahay nila ay yung mga alaala ni Mahal. Na kung saan sa bawat sulok ng bahay nila ay may alaalang iniwan si Mahal, hindi lamang para sa kanya, kung hindi pati sa buong pamilya niya. Nasabi rin daw ni Migs sa kanilang pag-uusap, yung balak sana nila ni Mahal na tutulong sa mga taong kapuspalad sa pamamagitan ng kanilang vlogs. Ito rin yung gustong ipagpatuloy ng kapatid ni Mahal na si Jason. Kaya nga sa YouTube channel ni Jason, puro mga pagtulong sa kapwa-tao at pagkakawang gawa ang mga contents niya lately sa kanyang YouTube channel. Napakagandang plano sana itong naisip ni Mahal na gagawin nila ni Migs. Kaso nga lang naudlot ito nang biglang pumanaw si Mahal. Dahil kung natuloy sana ito, talagang maraming taong mahihirap ang matutulungan nila. Nai-imagine ko rin yung sakit na pinagdaraanan ni Migs sa tuwing sinasariwa niya yung mga alaala ni Mahal. Lalong-lalo na siguro yung trahedyang nangyari kay Mahal. Kasi kahit naman sino sa atin, talagang napakahirap na paulit-ulit nating kinukwento yung mga masasayang araw na kasama natin ang isang taong napakalapit sa atin na wala na ngayon dito sa mundo. Parang katulad dito ng kasabihan na parang dinadagdagan pa ng asin yung mga sugat na meron ka. Kaya naniniwala ako na mas kailangan pa ni Migs ang suporta ngayon dahil hindi pa talaga siya okay. Lalo na siguro sa mga oras na nag-iisa lang siya sa bahay. Sa palagay ko, ito yung mga oras na talagang inaatake siya ng matinding kalungkutan at matinding pagka-miss kay Mahal. Kaya tama lang din siguro na unti-unti niyang libangin yung sarili niya para kahit papano, magkaroon man lang ng konting saglit na makapagpahinga yung kaisipan niya. In short, he needs to keep himself busy. Kasi it's one way of coping up
with the loss of someone close to your heart. So kung kailan man ipapalabas yung guesting niya sa The Bubay and Tekla Show, aabangan na lang natin. At syempre pa, paalala ko rin sa lahat na sa GMA lang tayo maniniwala o di kaya ay kay Migs mismo kung magsasalita siya kung kailan ang schedule ng pagpapalabas ng guesting niya dito sa The Bubay and Tekla Show. Huwag tayong agad-agad na magpapaniwala sa kung sino-sinong mga spokesperson ni Migs Molino. Nang sa gayon, saktong information yung makukuha natin. And let's hope na sana mapaaga rin yung recovery ni Migs Molino para maibalik niya na sa normal yung kanyang buhay. I believe Mahal will always live in his heart forever. At sigurado ako, si Mahal din ang magiging inspirasyon niya para ituloy yung mga planong gusto ni Mahal na mangyari sa pagiging isang vlogger. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa panonood at sa inyong suporta. Ingat po kayo lagi. God bless and bye-bye!